Ayan mga bossing, so kamusta? Matagal nyo hindi nakita si Bayaw. Nagpaparamdam ulit sa atin si Bayaw at may problema yung kanyang motor. Naalala mo ako pagka may problema ka. Ayan. Vibration mga bossing, pag nagpepreno siya, nagbabibrate yung kanyang front wheel, yung manibela niya, syempre. Angat mga ano, diin na mo dyan sa likod. Ayan. Unang suspect ko rito mga bossing is brake pads niya pudpud na. Ayan. Maririnig niyo yung kayod. Tsaka ang bilis tumigil na nung ano niya, oh, ang bilis na tumigil nung gulong niya kasi effect nga yan ng pudpud na brake pad. Sinisilip ko, mukhang bakal sa bakal na yung nagtatama. Pero hindi niyo makita sa video, 'di ba? So ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung caliper. Si Bayaw yung gagawa. Su-supervise lang natin at marunong na si Bayaw gumawa niyan. Kailangan lang naman yan tanggalin itong caliper. Ayan. Gamitin muna lang yung power tool natin. Ano size? 13? 12 lang na, 12 lang. Masyado malawag yung 13. Pasok ba yung gate? Ayan. Okay. Pakpok mo ng kamay mo. Minsa masigip yan. Pabaliktad ha, paluwag dapat. Ayan. Okay. Tanggalin nyo muna yung caliper. Sige, banat. Ayan. Okay, tapos tanggalin mo isa. Ayan, kaya-kaya nyo yan. Napakadali lang magpalit ng brake pads mga boss. Actually, kahit di ko naturuan nyo si Bayo, tingin nyo, alam niya gagawin niya. Ayan, ano sunod? Ayan. Ayan. So sa case na yan, kaya medyo nahirapan si Bayaw kasi nga, hindi na maganda yung kain ng kanyang brake pads. Ayan o, oh, makikita nyo guys o. Oh. Yung lumalabas na bakal na yun, ayan o, oh, kinakayod na siya nung rotor. Buti, hindi pa nasira yung rotor mo kaso may mga ano na siya, uneven na siya nakayod. Ano? Ayan o. Oh. Bakal na bakal, grabe naman. Sige, tanggalin natin ito. Alam mo paano tanggalin yan? Tip, oh, yung dalawa. Ay, diba? Hindi ko na tinuturo pero alam na ni Bayaw gagawin. Grabe. Nahirapan din siya maghanap kanina ng ano pala, ng rotor disc. Pero mukha naman po pwede pa tong rotor disc niya. Ito, dalawa. Sige, sige. Ah, sige. Alam na alam eh. Oh. Okay. Tapos, tatanggalin din ta. Okay. Ayan. Ayan. Tapos? Tapos, ikot ano? To. Ikot? Oo. Sige daw, ikot daw. Ayan. Ayan. Para makawala siya. Ayan, galing ha. Kasi Bayaw, hindi ko yung tinuturuan, pero alam na niya gagawin kasi basic. Mukhang nadali ka. Mukhang nadali. Nadali ako. Kasi simula pa. Saan sumabit? Hindi ko alam eh. Ngayon, nakakahiwa na ata yung disc brake mo na da. Saan ka sumabit? Hindi ko nga alam eh. Ayan. Nagsisimula pa lang po si Bayaw. Nagsisimula pa lang ako, duguan na kagad. Duguan na, bago po kami matapos dito, may makukulangan na po na isang daliri yan. Okay, tapos pagkatanggal niyan. Ito na, yung mga brake pad, pwede na siyang tanggalin. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. Ito isang brake pad niya, mayroon pang pads talaga, hindi pa bakal. Pero yung isa niya, tignan niyo guys. Bakal na, okay, tutulad kay Bayaw. Grabe, natanggal. Ano to na, duda ko hindi to napudpod. Ano? Natanggal na siya, tapos nalaglag, hindi mo na napansin. Ayan o, bakal na, okay, kinain na yung ano niya. Okay, so pagdating sa mga critical part ng motorcycle, lagi kong ina-advise na huwag gagamit ng replacement or substandard. Kaya pumunta pa kami ng Caloocan, bumili kami ng original na brake pad. Mas mahal to. 500. Makakabili ka na ng brake pads ng Yamaha Mio sa halagang 100 pesos. Pero ayokong sumugal sa mga ganon. So, bumili si Bayaw ng original na brake pad. Tapos, hindi mo yan maikakabit ngayon na... Bakit? Akala ko ba ikaw magpapaliwanag? Hindi. Sabi mo eh. Hindi mo yan maikakabit kasi syempre, manipis na to. Wala na ang pads, diba? Tapos ito makapal. Kailangan mong maitulak yung piston. Pabalik sa loob. So, paano may tutulak? Pupukin. Ha? Pupukin. Pag. Ano? Ganito. Balik mo to. Ito ba yung nandyan?
to. Ito yung dito. Ha? Ito yung nandito sa bilog. Mm, sige. Hindi, ito. Ito, dito. Yan. Yan, baliktad. Hindi, tama. Ayan. Ayan. Kasi hindi naman sila maliligo. Oh, sige. Tapos kunin mo yung C-clamp. Yung ano doon. Kunin mo isang tool natin doon para matulak. Ay, isa ba? Yan. Anong tawag yan? C-clamp. Sabi mo eh. Ha? Ang tawag dito. Anong tawag yan? Clamp. Ano nga? Anong tawag dito? Heavy C. Gear? C ano? Ano, C-clamp? Seahorse. Seahorse. Ayan. Gamitin nyo yung C-clamp. Gumamit kayo na C-clamp para itulak yung piston papasok. Hindi pa, buka mo pa. Kailangan ganito kakapal yan. Ganyan. Mga ganyan. Ayan. Huwag nyo pupukpukin ng kaho, ng martilyo or kaho. Pwede na yun kung wala kayong C-clamp. Pero ingatan nyo na lang din kasi pagka nagkamali kayo ng pokpok at nabasag nyo yung piston, mas malaking gastos. Palit bago. Palit bago. Eh, pwede na yun. Sumobra naman yung buka mo. Ayan. Sige, alalayan ko. Sige, sarado mo. Itulak mo ng husto yung piston hanggang sa sumarado siya sa pinakababa. Sige pa, malayo pa. Sige, malayo pa. Sobrang layo pa. Ayan. Huwag niyong gagayahin si Bayaw na hindi pala binabantayan yung kanyang disc brake. Tignan niyo, oh. Bakal na. Naramdaman ko lang siya nung ano. Mga ilang araw pa lang. Oo. Sige, pihit. Tulak mo papasok. Sige. Sige, tulak mo ng husto. Sige. Sige, hanggang sa bumaon yung piston. Masikip talaga yan. Kasi ganyan katigas ang piston eh. Hindi nyo yan matutulak basta-basta. Check out. Malalim na ba? Medyo nakangat pa siya. Sige pa. Kasi pag nilagay mo yung bagong disc brake, hindi mo may papasok. Ay, yung bagong brake pad, hindi mo may papasok. Tinga. Bumaw na ata. Baw na. Pwede na yan. Release na. Basta may baw nyo ng husto yung piston, guys. Pwede na. Tanggalin mo yung pads na. Ayan. Tapos, ayan guys, kailangan baw na ganyan. Tapos, since nabaklas nyo na, check nyo na rin kung may leak. Pag walang leak, goods, palit lang ng disc brake. Ayan. Eto mga bossing, hindi ko may papayo sana na wag nang gamitin ni Bayaw tong kanyang brake. Kasi rotor disc niya medyo kinain. Ang kaso, nag-ikot kami sa Caloocan kanina, nahihirapan kami maghanap ng 4 holes. Puro 3 holes lang. Okay, so kailangan gamitin ni Bayaw tong motor niya. Anong araw pa lang ngayon? Lunes? Martes? Martes, no? Martes pa lang. So hanggang Sabado niya gagamitin to. Kaysa wala siyang magamit na motor, gagamitin niya muna to. Okay, so wala kami mahanap na 3 holes eh. 4 holes kasi. 4 holes pala. Puro 3 holes. Kaya ito muna yung gagamitin niya. Sige, buklasan mo na yan. Ayan. Pasok mo na. Ayan ito, pwede. Ayan o, may ano na siya. May guide. Baliktad. May palatandaan na siya. Ayan. Ayan o. O, diba? Pasok ka ka, diba? Oo. Galing ha. Ano, ayaw? Ayan. Okay na ba yan? Kasi. May ano pa dun, no? O sisikipan pa natin. Dali. Pasok naman. Sakto naman. Hindi, ibig sabihin yung lapat. Ano ba? Yung lapat. Lapat nung piston? Oo, pasok piston na yan. Pasok na yan. Sige, isasak mo lang. Yan. Okay na. Tapos lagay mo na yung isa. Ito. Yan. Okay. Pasok mo muna dyan. Yan. Okay. Gano'ng kalaki yung buka? Ano? Medyo masikip yan. Ha? Sikip. Hindi, maluwag yan natin. Ang laki ng buka. Ayaw, ano? Ito. Okay na. Yan. Pasok mo na yung pin. Okay. Yan. 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 Tapos? Iikot mo siya para makita yung bilog. Yung. Nakita mo na? Ayan. Yan. Nakita niya na? Sana? Ayan. Ayan. Ito. Ayun. Okay, tapos yun yung butas. Mm. Ayan, pakita mo maigi. Yeah. Turuan mo yung mga viewers natin. Mm.
Yan. Diba? Si Bayo lang gumagawa. Okay na yun. Hanggang second lang talaga yan. Okay lang to. Tapos yung isa sa... ayan din. May bilog din. Ayun o. Guide na yan. May guide na yan. O, ayan o. Ayan o. Pasok muna. Okay na. Diba? Hindi lang. Para sigurado. Okay na. Hindi na matatanggal yan. Ano yan? Ganyan lang talaga yan. Okay. So ngayon, makikita nyo, malaki na yung pagkakabuka niyan. Medyo mahihirapan pa rin kaya ipasok yan kasi nga bago. Pero malaki naman niya yung buka niyan. Eh, no? Sige, pasok mo na lang. Medyo mahirap lang ipasok. Pag medyo pag nahirapan pa kayo, caliper ulit. Ay, caliper. Yung C-clamp ulit. Okay. So. Pagit na muna, pagit na. Yan. Yeah. Diba? Daling pumasok. Tapos kakabit nyo na ngayon yung dalawang bolt. Huwag mo muna sikipan. Kabit mo muna isa. Yan. Tapos, yun na, wrench na. Tapos ka na kaagad. Ganun na kabilis. Wrench. Baliktad din mo yung ano, pihit. Okay. Sige. Okay. Okay, sige. Try mo nga na. Pagka bagong kabit yan, unang pindot nyo sa preno, walang kapit. Ayan o, sumagad tas wala siyang puwersa. Kailangan nyo lang gawin, bombahin ang bombahin. Ayan. Tumigas na. Tumigas na kaagad, diba? Ayan, nakapreno na yan. Ngayon, di na mulit danad. Di na matitingnan ko kung kumakapit. Ayan. Pag bago ang brake pads, ganyan talaga, makapit. Pero after mga siguro ilang days or weeks, magiging okay na yan, magiging smooth na yan. Okay, so babantayan nyo na lang yan. Test drive mo na rin at kung meron ka pa mararamdaman na vibration. Tsaka kung medyo may alanganin ka pa sa pagmamaneho. Okay. Yan na lang, Nad. Pa na lumabas para di ka na mag-ano. Paparamdaman mo lang naman yung preno eh. Naramdaman mo na agad? Wala nang kahit nung bakal, ano? Wala nang ingay. Okay. Ayan. Okay. So, ganun lang mga bossing. Kahit si Bayo, kayang-kaya niyang magpalit. Pagdating sa brakes, mga boss, pwede kayo magtipid sa ibang parts, substandard or replacement. Pero pag sa mga critical parts kagaya niyan, brakes, original pa rin yung pinipili namin gamitin. Kasi nga, safety yung brakes natin. Okay? So, abangan nyo yung next video ni Bayaw. Magpapalit yata siya ng kanyang belt, ano no? Fan cover. Okay. Nabasag yung kanyang fan cover. Ayun o, nabutas. Mukhang tinamaan yata ng ligaw na bato.